Mabala, kapag kayo po ay may high blood, siguro huwag niyo munang panoorin to kasi ma-high blood po kayo. Andito po sa ating studio ngayon, dalawa po silang PWD, si Sir Arnold at si Sir Johnny. Ang kanilang reklamo, ito pong isang bastos na kagawad. Abusado po ito, si kagawad ng barangay Mga Tarem sa Pangasinan. Ang pangalan po ni kagawad ay Danilo Rizol. Pakita natin muna yung video. Bakit po ako lalabas dyan? Bakit po ako lalabas dyan, kagawad? Bakit nga mo po ako pinapalabas dyan, kagawad? Eto, naka-video ko ngayon, oh. 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 Nakainin mo ka, no? Lasing ka, no? Lasing ka! Kagawad, lasing ka! Aling ka nito, lumapit ka nito! Subukan mo lumapit dito sa akin! Eto, ah, tino, naka-video ka na! Ha? Oh. Kagawad, Rizol! Ah, malinaw na malinaw! Bakit po? Bakit po wala palabas dyan? Okay. So, si kagawad yung nasa kalye na naghamon, pinalalabas kayo. Opo, sir. Ba't kayo pinalalabas ni kagawad? Gusto niya makipagsuntukan? Opo, parang ganun na nga po. Anong problema niya? Bakit war freak shot? Gusto makipag-away? Lasing na lasing po. Hindi ko po alam anong problema niya, sir. So trip lang niya? Nung gabing yon lasing siya, trip lang niya makipag-away sa inyo? Opo, sir. Wala akong dahilan? Wala po, sir. Hindi ba dati nang meron na kayong alitan, personalan? Wala po, sir. Wala po. Siya, PW, del puto ng kamay. Kayo? Dito, sir. May operasyon akong bakal ako dito, sir. Sa paa? Apo. Madalas niya ba ginagawa ito? Kung hindi po ako nakakamali, Sir Idol, pang-atlo, pang-apat niya nang ginawa ito. Palagi niya kayang napagtitripan? Hindi ho. Yung nung linggo po, yung bakla sa palengke, sir. Ah, so kung hindi PWD, LGBT? Opo, sir. Yun ang palagi niyang kinakana, yung pinagdidiskitahan. Oo. Sa inyo po, ilang beses na kayo hinamon niya ng away? Ito lang, sir. Ito lang. Nung Sabado lang po. Tapos nung nakaraan, member naman ng LGBT, yung opo, gay. Sir. Opo. Yung Becky. Opo. Ano naman yung problema dito sa Becky? Yung Becky kasi, sir, parang ang balita ko, sir, yung nag-ano lang siya ng jumper ng kuryente sa pwesto nung si Wenang, sir. Yung, sino po nag-jumper? Yung pinajumperan niya yung parang kapitbahay niya, sir. Na, sa, si kagawad? Si ano, sir? Si yung baklang minura niya, sir. Ah, si Becky nag-jumper? Oo. Eh, mali nga naman. Ba't kasi nag-jumper si Becky? Kinakailaman niya, sir. Oh, mali. May mali doon si Becky. Okay. Akala ko, nakurso na dahil lang niya. Eh, pero hindi niya dapat minumura. Eh, dapat dinaan niya sa proseso. Opo. Pinatawag. Opo. At pinakasuhan. Sige po. Nasa linyang telepono si Chairman Romeo Pagdilaw ng Barangay Calvo sa Mga Tarem, Pangasinan. Chairman, magandang tanghali po, sir. Magandang tanghali po, sir. Po. Chairman, kagawad niyo po itong si Danilo Rizol. Tama, opo, sir? Opo, 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 opo. Bakit ho pagdalalasing ito ng hamon po ng mga PWD? Hindi po nag-aewan ko lang po. Kasi po, inireport lang po sa amin yon. May mga kalokohan din po yung mga sinasabing hinamon niya. Kaya hindi po si kagawad, sabi sa amin dito, lumusob daw po siya ron. Bakit po siya lulusob kung wala man lang kung... Pero teka muna, Chairman. Balita ko, si kagawad daw ay bayaw mo. Opo, bayaw. Ah, kaya naman pala, siyempre. Siyempre, bibigyan mo na magandang depensa si kagawad. Hindi po, kahit bayaw po yung, kahit kung sino may kasalanan, kailangan pong kondit po. Oh, sige, Chairman. Bakit po siya lumusob nga pala? Sige nga, Chairman. Ayun nga po, hindi nga namin malaman dahilan kung bakit po. Kayo po ang nagbigay niya ng reason na lumusob si kagawad for a reason. Now, tinatanong ko ngayon sa inyo, ano po yung reason na yun? Nung kung po sila tumawag po sa amin sa kwani, tinawag po ako ngayon, nang nadatnan ko lang po ron sa karsada, nakita lang po namin nakakasagutan. Hindi ko na po natanong kung bakit po anong pinagmulan. Kailan po namin tinisikan po, kaya pinag-aarap namin sila. Okay. Tinatawag po namin sila sa barangay para magkaharap, para magkaayos man lang. Yun po. Chairman, kung may problema si kagawad sa kanyang mga constituent, hindi po tama yung lulusubi niya at hamunin niya ng away. Padala niya po ng liham o padalan po ng imbitasyon na pumunta sa barangay at doon po pag-usapan yung problema. Di ba yun ang tamang proseso, sir? Opo. Ganito po, sir. Sir, sandali, patapusin niyo ako, sir. Opo, para protection na rin niya yun. Opo. Di ba? Opo. Pag dumating yung panahon na siya'y binabaliktad, sabihin niya, ayun, no, pinatawag ko kayo, walang katotohanan na ako'y naghahamon sa inyo, walang katotohanan na binabasus ko. Itong sulat, pinatawag ko kayo. O ngayon,
eh nabidyohan siya. Opo, diba? Opo. Ibang klaseng patawag ang ginawa niya, tinatawag niya sa kalye. Itong dalawang PWD na sa amin. Ayan, tama ho ba yan? Buti hindi siya nasa gasaan, no? Nasa gitna siya ng kalye. Ikaw ba, chairman, gagawin mo yan? Hindi mo gagawin. Dahil mali, di ba? So kung hindi gagawin ni chairman, hindi rin dapat ginagawa ng mga Alipores niya mga kagawad, di ba, sir? Sa palagay niyo, sir, mali ba o talagang maling-mali si kagawad? Para sa akin po, talagang may kamalian po sa ginawa niya. Okay. Kasi so, yung sinasabi niyo nga, yung dahil nga po PWD, kaya yun ang mali na rin po ni kagawad. Pero chairman, kahit na hindi po PWD, hindi dapat niya ginagawa yun. Opo, sir. Yung tamang proseso na binanggit ko na kanina, at lalo pa kung PWD na nga, kaya chairman, hamon niyan suntukan, eh walang kamay to. O sabi nga nitong dalawa, kung hindi sila PWD, lalabanan eh. Saan ka nakita eh? Puto lang kamay, hamon niyang suntukan. Tapos itong isa, may bakal sa paa, pipilay-pilay, hamon niyang sipaan. Chairman, so ano pong magandang gawin dito kay kagawad, chairman? Papatawag po namin sa barangay kung para magkaharap po sila. Sandali lang po, chairman, ha? Mga sir, ano pong gusto niyo mangyari dito? Pag-usapin to kay ni chairman. Total, wala pa naman sakita nangyari, hamunan pa lang. So, payo ba kayo na pag-usapin na lang kayo na para hindi na maulit to, magkabati-bati na kayo kung ano yung mga problema niyo at pag-ayusin kayo. Okay ba sa inyo yun? Nanginginig ka sa takot? Natatakot ka? Huwag ka na matakot, dito ka na. Okay na. Parang maganda ho yata, sir, yung tuluyan na namin siya, sir, kasi gagawin niya patay ba yan, sir? Kakasuhan ninyo? Opo, sir. Yung pag-amon? Opo. Okay, ayaw niyo po makipag-areglo? Hindi na ho, sir. At ikaw, anong tingin mo? Opo, ganun na lang po, sir. Kakasuhan niyo na lang? Opo. Ulitin niya lang po yan, eh. Sakali mang ano. Sir. Pero stem lang ba ito? Hindi lang po sa amin nangyari yan, sir. Ginawa niya na rin yan dati. Kanino po? Bago sa amin po, sir, humarap. Galing muna siya rin sa Bandaron po, sir. Kanino? Nagmumura siya rin sa Bandaron hanggang vulcanizing. Sa... Vulcanizing. Po. Parang kabilang bako. Aso palagi niya ginagawa to, okay, hindi lang doon sa Becky. Okay, o chairman, palagi raw ginagawa to ni Kagawad, hindi lang daw po pala sa kanila. Nasisiga-sigaan daw palagi dyan sa inyong lugar, tinalo ka pa. E buti ka pa raw at tahimik ang tao, chairman. Yan naman, yung mga sinasabi po nila, eh, panahikan po yan eh. Hindi po totoo yung mga sinasabi po nila. Gawa-gawa na nila yan po yan. Kahit nabayaw ko po siya, hindi ko siya pinapanigan. Sige na, sa inyong telepono si Alberto Macaraig, DILG, mga Tarim, Pangasinan. Sir Alberto, magandang tanghali po. Yes po, good afternoon po. Meron po kaming video rito na kunan po ng dalawang PWD na yes, constituent sir po ni Kagawad. Itong si Kagawad po, inahamon sila ng away. Mm-hmm. At hindi lang daw po itong unang insidente na si Kagawad po nagwala nung paglasing, eh pati daw po yung iba niyang mga constituent, inahamon din niya ng gulo. So ano po pwede maikaso dito kay Kagawad, sir? Abuse of authority. Mga ano po, tapos siyempre elected barangay official sila. Sige po, ganun na lamang po siguro. Sir Macaraig, salamat po. Darating po kami dyan para tulungan sila itong mga nandito sa amin. Ano po? Sige po, yes sir. Chairman? Yes sir. Okay, last na lang chairman. Bakit sinasabi mo kanina nagsisinungaling itong dalawa? Wala ka naman doon sa pangyayari. So ba't mo nasabi nagsisinungaling? Eh may video naman. Talaga naman si Kagawad nasa gitna ng kalsada, naghamon. At kanina inamin mo na na mali yung ginawa niya at inamin mo na hindi mo gagawin yung ginawa ni Kagawad. So ano pang depensa? Sir, sa mga dito, hindi gagawin yun. May kaso nga lang po, nagkataon lang po na yan, ikon lang po. Yun ang nadatnan po namin sa Japan. Sige po, Chairman. Doon na lang po sa DILG. Magpaliwanagan na lang kayo, ano? Okay? Opo po, sir. Salamat po, Chairman, ha? Okay, mga sir. Sige po, doon po sa DILG, magsasampa po kayo ng kasong grave abuse of authority. Siguro po, isama na yung public scandal. Kung ano na pang pwede maikaso sa kanya, ganoon po gagawin natin, no? Opo, sir. Sige, salamat po mga sir sa pagpunta. Magandang opo, hapon po, salamat sir. Salamat din po, sir. Ayon, sir. Opo, sir. Opo, sir. Sir, andito ho tayo sa DILG office ho para pag-usapan ho yung naging problema ho natin dito ho sa ating residente sa barangay. Pinatawag sila dito para titignan nga, sasabihin yung mga side nila. At the same time, para ma-clarify na rin sa barangay level kung paano yung status ng ano rin, ng mga kumplinan daw. Kayo po ba, Sir Arnold, ano ba yung nangyari at nakita po ninyo nung araw po na yan? Bago nangyari ito, yung batang ito, dahil naghahaponan kami, may mamang malaki nagmumura at hinahamon ng mga tao sa loob ng compound namin. Which is yun po yung katotohanan. Pinapalabas kami, hinahamon kami ng suntukan, nagmumura po siya. Silabas dyan ng mga tunay lalaki.
hamunin niyo ako ngayon. Tingnan natin kung ano yung kaya kong gawin ngayon sa inyo. So, sino ho yung lala? Si Kagawad Danilo Rizal, ma'am. Kayo ho ba yung tinutukoy ho dyan sa video? Opo, ako po yung tinutukoy. Ako po, hindi ko itinatatwa na ginawa ko yan. Alam ko pong mali eh. Ang gusto natin mangyari kasi dito, ma-justify natin yung ginawa mo at ma-explain natin anong dahilan bakit mo nagawa. Dahil yun, sa kanila, sa gobyerno kasi may ethical standards po tayo sinusunod. Correct. Ngayon yung tinitingnan ho natin, ma-explain ho natin bakit nagawa, ano ang dahilan dito ho sa mga taong napagsabihan po. Yun na nga ma'am, lahat tayo meron tayong elasticity na tinatawag eh. Kung dumadating yung punto na talaga na hindi mo na makayanan yung pambabastos sa elected officials, yung hindi pagrespeto sa mga kapitbahay, ano po kaya ang mararamdaman nyo sa buhay nyo? Kung ano bang po ang aabutin sa harapan na ito, ma'am, open po ako. Inumpisahan po nila ito, tatapusin po ito. Ayan, oh, siya na nagsabi. Oo. Ngayon sir, ano naman ho yung belta nyo? Bakit ho nabanggit ho naman ni sir na kayo ho ay may ganong attitude ho sa barangay? Hindi po totoo yun, ma'am. Hindi po totoo yun. Malaking paggalang namin sa aming mga barangay official, ma'am. Sa totoo, alam namin ang batas. Sige, na. Tahimik po kami. Ang katotohanan dito, ma'am, yun lang video ang pag-uusapan dito kung bakit na ginawa. Samantalang kami, nung araw, ma'am, na bumibisita yan si Kagawad sa compound namin, ipinagkakrak namin ng yelo yan at pinagluluto ng masasarap na pulutan. Oo. Gangulam nyo nga. Ginagawa nyo kami utosan doon, tapos pinaginuman nyo kami magpagasa. Totoo, ma'am. Kasi nung time na yun. Ma'am, ano ho ang pangalan po nila? Bing Sortones. Kapatid po ako ni Johnny Sortones. Nung gabing yun, nag-aayos po ako ng bike namin dahil pupunta nga ako ng bayan. Ngayon, medyo malayo pa lang, may naririnig na akong nagsisisigaw. Ang sabi niya, habang malayo pa lang, papalapit sa amin, lumabas kayo. Subukan ko naman ang mga galing nyo, hindi nyo ako kaya. Lumabas kayo. Expression niya yan eh. Eh ako, hindi ako gumagalaw dun sa inuupuan ko dahil ano naman ang laban ko sa kanya, sa laki ba naman ang katawan niya eh. Eh ako, babae ako. Hinayaan ko lang hanggang yung anak ko ang nagtawag dun sa kuya ko. Na Tito Juni, mayroong matabang lalaki dun, nagmumura, naghahamon. Sabi niya, kaya lumabas ang kuya ko. Alot. Dala-dala niya na yung cellphone. Yun, binigyo niya na. Yun yung nangyari. Kayo ba inaamin nyo na kayo ay lasing po that time? Hindi ko naman po sasabihin totally lasing, nakainom po. Kasi kung lasing ako noon, maaring hindi ko na na-control yung sarili ko, papasukin ko sila. Ay, hindi, nagsisinungaling ang video, Kagawad. Kitang-kita naman dun eh. Kitang-kita. Ang isipin na lang natin, ano, magsisettle ba sila o hindi, para doon na tayo. Kayo ho ba, sir, ano ho ba ang gusto yung mangyari against dito kay Kagawad? Sabihin nyo na lang ho kay Sir Maharay. Yung matanggal ho siya sa serbisyo dahil sa ginawa niyan sa video sa amin. Ipapail nila ng kaso. Ipapail ho namin. Sir, ano ho ang depende? Masasabi ko po, ito, gawin nyo ang gusto nyo, gawin nyo, ipapile nyo, gagawin ko din kung ano ipapile ko sa inyo. Okay. Papile lang namin lang dito yung ginawa mong pagmumura, paghahamon sa amin. Ay, so na ikaw ay Kagawad pa naman ng barangay. Okay. Yun lang naman yung pinaglalaban namin dito, simple lang. Kung ano yung nakita sa video, yun lang. Ito na lang po ang sasabihin ko. Doon na lang sa kwarte tayo makita. Okay. Kayo ba ay willing ho na mag-sorry sa kanila o hindi? Hindi po ako magsasorry, ma'am. Hindi magsasorry yan. Hindi ako magsasorry. I'll say sorry to the court of law sa harapan ng judge. Pero to them, hindi po ako magsasorry. Sige, sige. Ganun na lang, ma'am. Ganun. Walang pag-aayos na mangyayari. At hindi rin kami papaayos hindi dito. Kasi hindi kami ang argabyado rito, ma'am. So, hindi ho tayo nag-aayos. Wala hong kapatawaran na nangyari. Wala hong settlement. So, sir, ang gusto daw nila ay mag-file po ng admin case against po dito kay Kagawad. So, ano ho ang gagawin ho natin? Nalawalan naman ang pwede mo pag-file ng admin case sa Sangguniang Bayan sa Ombudsman. Mag-file po sila ng case, verified complaint, tapos kahit ibigay sila sa akin, endorse ko sa Sangguniang Bayan. Tapos, kung anong kalalabasan ng desisyon ng Sangguniang Bayan, kung if ever kung may gravity, let's say suspension or removal, endorse naman sa mayor, siya ang mag-implement. Kayo ba? Willing ba kayo mag-shake hands o ano mo? Hindi na. Hindi naman. Useless eh. Okay. Okay. Ito na lang. Si Sir na lang. Kasi si Sir ang nakakaintindi. Nakita mo nung nagwala si Kagawad? Sumisigaw-sigaw po siya dun eh. Tapos, ano po, minumura-mura niya po kami, tapos nagamon po ng suntukan. Okay. Ikaw mismo nakita mo si Kagawad. Si Kagawad ba, lasing? Opo. Anong mga narinig mong sinabi ni Kagawad? Nagmumura po siya. Ano yung pagkakataon na umalis na si Kagawad? Yung sinipa niya po yung slowdown.
Tapos, ano po, sigaw pa po siya ng sigaw. Tapos umalis na siya. Opo. Sir Rapi, maraming salamat po sa pagpunta nyo dito sa amin at tinulungan nyo kami na humarap sa DILG po, sir. Itutuloy pa rin namin ang aming demanda para sa kanya. Sir Rapi, maraming salamat po ulit sa inyo. Gaya po ng nasabi ng kasama ko, itutuloy na po namin ang demanda laban po kay Kagawad Danilo Rizal, sir. Thank you, Idol Rapi. Thank you, Idol Rapi.